Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating panalagawain. Ito po ang pakinig ng salita ng ating pinakamamalapay Sus. Kaya po mga minamahal, inaaya ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita ng ating pinakamamalapay Sus na ito'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, beloved brother Joey Mancera, M. Preacher Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Paul Manzano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Wilde Shrada Almeda, End Time Prophet, narito po kami buong puso, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa amin nagawang pagkakasala, pagkukulang, pagkakamali. Dalangin po namin, O Diyos, langisan mo yung banal na salita. Pagpalain mo po kaming lahat, ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus at sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons, of hindrances, doubts and unbeliefs, cast out in the mighty name of our dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat pong sumigaw ng praise the Lord. Amen. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, there is Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wilde Shrada Almeda, the end time prophet of God. And we will always remember the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. And to the beloved children, children in law, grandchildren, great grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, mga kapatiran, mga live webcast viewers, maging sa iba't ibang panig ng mundo, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Maging sa dyan po sa Indiana, USA, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith and the family, maging beloved Minister Ford sa San Francisco, California, beloved Tini and the whole family, to all the saints of God all over the world. At sa mga visitors, welcome to the royal family of God. Amen. Today is Christmas season. We're celebrating. Naghahanda po lahat. Kaya pagdating ng December, talaga pong masaya. Lalo na po yung mga tunay na Kristiyano, mga minamahal ko. Lalo na po ngayon, mga minamahal ko, yung mga nagaganap ng mga anniversaries, crusades, mga may ang dami pong nililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laksa-laksang mga himala ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang tunay na diwa ng Pasko na kung saan ang bawat isa sa atin, we are the reason, may dahilan. We are the reason kung bakit tayo po ay tinawag dito sa tunay na gawain. From the book of, dito po mga memal ko sa unang talata po natin, from the book of Romans chapter 5 verse 8. Amen. The book of Romans chapter 5 verse 8. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ito sa mga taga-Roma, kabanatang 5, talatang 8. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. We are the reason. Tayo po ang dahilan kung bakit ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mula sa kanyang trono. Bagamat siya po ang dakilang manlilikha sa atin, siya po yung nagkatawang tao na ang layunin, iligtas ang marami pang taong makasalanan. Sabi nga, peace on earth and goodwill to men. Yan po ang layunin. Kaya mga mga pag nakilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dito sa tunay na gawain, tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas. Ikaw na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil hindi ka natitingin sa mga bagay na nandito.
Yung mga pangangailangan mo, hindi ka natitingin doon sa mga material na bagay, ang titingnan mo yung espiritual. Narinig natin ang mga buhay na patuto, hindi nagpabaya ang Diyos, tapat siya, mga minamahal ko. Sabi po ng banal na kasulatan, hindi lang yung pinakamahalaga yung kaligtasan, bago idinadagdag pa ng Diyos ang lahat na yung pangangailangan. Dapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Sinasabi po ng banal na kasulatan, dati po iba ang ating pananaw pagdating ng Pasko. Nakatingin tayo sa tradisyon, mga minamahal ko, ngunit dito, titingin ka sa tunay na relasyon mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mabubuksan ang iyong pangunawa. Mula sa kadiliman, sa iyo po darating ang kaliwanagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From the book of Acts, chapter 26, verse 18. Amen. The book of Acts, chapter 26, verse 18. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Ang mga gawa, kapitulo 26, versikulo 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana ng kasamahan ng mga pinaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Amen. Praise the Lord. Ito po ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga may bagamat siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao alang-alang sa atin. Nagpakumbaba siya, mga minamahal ko, upang tayo po ay maligtas doon sa apoy ng impyerno. Ang sabi po, upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan na pinapaging banal sa magitan ng pananampalataya sa akin. Lahat magsabing, praise the Lord! Mga minamahal, tumagal na tayo. Mari mga ilan po na tumagal na, tumanda na sa relihiyon, mga minamahal ko. Nandun, hindi nagbabago ang buhay. Nandun ang mga karamdaman, mga minamahal ko. Hindi nila alam yung punot dulo ng lahat ng ito na mga salot at mga karamdaman ay mula sa kasalanan. Kaya nananatili ka sa kadiliman. Mga minamahal ko, pwede nating sabihin, nagkukunwari ka lang maglingkod sa Diyos dyan sa relihiyon. You are a pretender. Yan ang katotohanan. Pero dito po, mga minamahal ko, malinaw pa sa sikat ng araw pag tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Hesus, magbubukas ang langit eh. Magliliwanag. Na dati-rati talagang hindi mo mabago ang iyong sarili. Pero dito, doon mo isisigaw, ito pala ang pinakamagandang regalo na tinanggap ko dito sa kapaskuhang ito dahil sumasa akin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung naghahangad ka ng regalo sa iyong kaibigan, sa iyong kamag-anak, mga minamahal, pwede maglaho yan eh. Bigyan ka ng pera, magagastos din yan eh. Pero ang ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon, this will be forever. Hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga mga minamahal, the best thing na ikaw ay mayroong pananampalataya. Maraming tao ngayon na talagang mayayaman sila. Nasa kanila ang lahat. Ngunit dito mapalad tayo. Yung mayaman ka sa pananampalataya, mga minamahal ko, ito na. This is the best thing that ever happened to you. Bakit? Iwanan natin lahat yan eh. Pero yung pananampalataya natin, ito po ang magsisilbing kalakasan natin patungo doon sa buhay na walang hanggan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya dito may pagbabago. Hindi mo na kailangan New Year's resolution. Hindi mo na kailangan mangako. Hindi mo kailangan mag-promise. Dito ang Diyos ang kikilos.
siya ang magtutuwid ng iyong buhay patungo sa buhay na wala hanggan. Wala nang pagtatalo. Marami ngayon, pag nag-share ka ng Word of God, makikipagtalo ba yan kung ano-ano mga verses? Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, ang pinag-uusapan, kapangyarihan. Kaya ating minamahal mga kapatiran, pag naghayag ng kabutihan ng Diyos, dati akong may karamdaman, dati akong problemado, binago ako ng ating mahal na Panginoon. Yun ay ebanghelyo. Wala sa kanila yun. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya, without controversy, sabi nga eh, siya ang Diyos na nagkatawang tao, nahayag sa laman. Siya ang tumubos sa atin ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Amen. The first book of Timothy, chapter 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Dito sa unang Timoteo, kapitulo 3, ang talata ay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magpasalamat tayo sa huling panahon, naglagay at nagtalaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng tunay na pastor, propeta sa huling kapanahunan, na ang salita mismo ng Diyos na inihahayag niya rito, ipinapangaral niya, may kapangyarihan, may prueba at ebidensya, laksa-laksa mga himala at ikaw mismo makukumbinsi ka, ang kapangyarihan ng Diyos ay magaganap at magaganap sa iyo. Itinuro sa atin, isang verse pa lang to, ang daming mga verses, pero dito pa lang, paunawaan mo na, ito nga ang tunay na gawain. Sa iba, tatlo ang Diyos, ang daming doktrina, pero walang pagbabago. May mga sarili-sariling mga ospital. Ginawa nilang negosyo tuloy, mga minamahal ko. Pero dito, tinanggap na libre ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, ipinihahayag, ipinamimigay na libre. Ito po ang pinakamagandang regalo, yung libreng kaligtasan. Kalakip po ang kapangyarihan at mauunawaan mo na sinasabi po, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ito'y hiwaga ng kabanalan, kaya tayo po ay pinaging banal ng ating mahal na Panginoon. Alam na ng marami, pag nakita taga Jesus Miracle Crusade, akala na nila ang mga abogado eh, mga minamahal ko. Grabe naman ang paggalang na maraming tao dahil pinaging banal tayo ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord sa puso, sa isip, sa gawa, maging panlabas na ating mga kasuotan. Yaong nahayag sa laman ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipinaging banal ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan, sa sanlibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Hindi talaga may unawaan nila ito dahil hindi sila binigyan ng karunungan. Mga mangmang, ngunit tayo po naging matalino, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Naunawaan natin ang kabanalan ng Diyos, kaya tayo, narito tayo, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang manatiling banal hanggang sa pagbabalik niya. Bakit? Ang lugar na ating papupuntahan ay banal na lugar. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat. Itinatag ng ating mahal na Panginoon ang tunay na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya noon, parang kung iisipin mo, international. Ngayon, naganap na. International talaga tayo, abot sa bawat sulok ng daigdig. Hindi lang tayo, bagkus, actually, marami po tayong viewers.
makita mo na lang nagdadatingan. Ngayon kakaiba, mga minamahal ko, actually walang mga sounding eh. Mga minamahal ko, hindi katulad dati talagang iisahin o bawat sulok. Ngayon mga minamahal, walang sounding. Pero makita mo mga tumatanggap, daan-daan mga minamahal ko, at pinapakita ng Diyos ang mga dakilang himala. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya sa lahat ng ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, ang sabi po ng banal na kasulatan, yamang narito ang ating dakilang Diyos, siya ang liwanag. Kung ikaw ay sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, mananatili ang kaliwanagan ng ating dakilang Diyos at tunay, mapagtatagumpayan natin ang kadiliman sa mundong ito. We will be more than conqueror in the mighty name of our dearest Jesus. From the book of John, chapter 12, verse 46. Amen. The gospel according to John, chapter 12, verse 46. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Ito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 12:46. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Amen. Amen. Praise the Lord. Siya ang liwanag. He is the light of the world. Kaya tayo po ang gagamitin naman bilang liwanag sa mundong ito. Ang dami ngayon may karamdaman, mga minamahal ko. Ubus na ang kanilang mga pera doon sa mga ospital. Iba't ibang batas ang isinasagawa upang magbago raw ang tao. Mga mga teenager ngayon, pumapatay sila. Hindi maikulong. O counseling lang daw. Ganun po ba yan? Mga minamahal ko. Ngunit dito, ang batas ng Diyos ay totoo. Mula sa pinakabata hanggang pinakamatanda, ang namumutawi sa kanilang bibig, praise the Lord. Opo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan inuusig, minsan inaaway, minsan sasaktan, pero pag sigaw, hallelujah, praise the Lord. O di, naprosen yung mga gagawa ng kasamaan. Ang sabi po, ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan. Upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Wala ka na sa kadiliman, bagkos narito ka sa kaliwanagan na dati kang alipin ng kaaway. Ngayon, alipin ka ng katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag nasunod mo yan, ikaw ngayon ay magiging tunay na anak, prinsipe at prinsesa, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing sumasampalataya, mga minamahal, ito ang hindi dapat mawala sa bawat tunay na Kristiyano, maging sa mga baguhan. Ang ospital, hindi na tayo taga ron, mga minamahal ko. Pag may karamdaman, itaas ang dalawang kamay. Tumawag sa ating dearly beloved pastor, mag-text, mag-message through the prayer ng ating dearly beloved pastor, gagaling tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, papaano natin maipapakita ang liwanag natin doon sa mga hindi pa sumasampalataya? Kung makita kang ikaw na mananampalataya ay naka-confine. Amen? Mga minamahal ko, ang ipapatong sa iyo ng doktor, yung stethoscope at kung ano-ano mga gadget. Pero dito kakaiba, ano man ang kinalalagyan mo, ano man ang karamdaman mo, ano man ang problema mo, pag sinabing liwanag, ito'y nagmumula sa Diyos, may kapangyarihan, mga minamahal ko, siya ang ating dakilang manggagamot. Lahat magsabing praise the Lord. Tayo po ngayon ay humaharap sa matinding mga problema sa bansa, sa buong mundo. Kailan lang nagkaroon ulit ng earthquake sa dako ng, I think, sa Samar, 5.3. Sa Indonesia, 5.6 lang yon, 300,000 na namatay. Mga, pero dito,
malakas talaga ang prayer. Through the prayer ng ating dearly beloved pastor, pinag-iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yamang! Kaya, ikalawang reglamento yan eh, pananampalataya. Pag inalis mo yan, mawawala yung kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. I-maintain natin yan, mga minamahal ko, na tayo ay lubos na sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po, yung mga tatanggap ngayon, sabi, ang sumasampalataya at mabautismuan ay maliligtas. Ngunit kung hindi ka sasampalataya at hindi ka mabautismuan, meron pong kaparusahan. Hindi po tayo doon sa kaparusahan. Tayo'y dito sa kaligtasan, yung kaliwanagan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga, sa pangako ng ating dakilang Diyos, yung buhay na wala hanggan. Ngayon, magiging laya na tayo sa kasamaan. Ito'y magiging bunga sa ikababanal, ang wakas pa nito. Wakas, ibig sabihin, the end is near. Buhay na wala hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ating huling talata from the book of Romans, chapter 6, verse 22. Amen. The book of Romans, chapter 6, verse 22. But now being made free from sin and become servants to God, you have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 22. Dadapat kayo mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas, ang buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing praise the Lord. Datapwat ngayon, mga laya na kayo sa kasalanan. Naging mga alipin ng Diyos. Ito po yung katwiran, kabanalan, kapangyarihan mula sa ating dakilang Diyos. Meron tayong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Kaya ito lagi ang ipinapangaral at nire-remind ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, salvation is the greatest matter of importance. Ito po ang pinakamahalaga. Napanghawakan natin, manatili tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, maging tapat tayo sa lahat ng bagay, mga minamahal ko, dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, mga minamahal ko. Kaya sinasabi po sa ating unang talata, datapot ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan, si Kristo ay namatay dahil sa atin. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. Yan po ang diwa po na kung saan ang Pasko sa bawat Kristiyano. Why not give love on Christmas Day? Magdala ng marami pang kaluluwa. Lahat magsabing praise the Lord. Yan po ang mensahe ngayon sa huling panahon, mga minamahal ko. Marami ang mga taong nahihirapan na. Sa ating pagtatapos, galing ako kanina doon, ay kagabi doon sa isang ospital. Yung ospital ng mga puso, doon ginagal, inaano mga minamahal ko, kinoconfine. Pauwi na ako, mga minamahal ko, nakita ko ang isang malaking tent. Alam niyo kung sino mga nandun? Yung mga bantay. Nandun sila, may segregated place pala, tamang-tama to, hiwalay. Tumayo po ako, nag-obserba. Wala nang ibang paraan. 9 o'clock ng gabi, kailangan mo ihayag ang kabutihan ng Diyos. Pwede palang Bible study ro. Wala ka nang hahanapin pa, nandun na. Makikinig na lang sila. Mga minamahal, totoo po. Sabi ko, ito po ang regalong maibibigay namin dahil ito ang dahilan kung bakit merong Pasko. Iniibig namin kayo through the prayer ng aming dearly beloved pastor na manghapo sila, mga minamahal ko. Ay, pati altar call, tumanggap na sila eh. Binigyan ko ng paanyaya, mga minamahal ko.
nung ako'y mag-exit na. Grabe yung pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Kumakaway sila sa kagalakan ko. Tinawag ko yung isa. Ito, pangkapi nyo. Lahat kayo magkapi dyan, ha? Amen? Para hindi kayo antukin. Baka tumawag yung mga bantay, yung mga pasyente nyo na kailangan kayo. Mass healing. Sumabay po sila. Ang mga pasyente nila nandoon sa loob. Ngunit nagkaroon sila na pananampalataya. Kaya sabi ko, hindi nyo makakalimutan ito. Bakit nyo sa oras ng gabi nag-uusap kami sa inyo? Yan ay pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil iniibig kayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal ko, ito ang kaligayahan natin. Maitanyag sa buong mundo na merong Diyos na nagmamahal. Merong Diyos ang dakilang tagapagligtas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo at umawi. Magpuri sa ating dakilang Diyos habang inaanyayan po natin ang lahat po ng ating minamahal na mga bisita at mga baguhan. Pinagpala kayo sa araw na ito. Hallelujah. Darating ang araw ng Pasko. Hallelujah. Siyam na araw na lang, pero pagpapalakas pa rin. Maging sa ating minamahal mga live webcast viewers, unawain niyo po ang awiting ito. Yes. But we never realize. Akin po ibigay mong pagkataon sa aming lahat, Brother Hugh Bruce. Amen. Praise the Lord. God bless back with your heart, Jesus. Habang ating na kapagigan ng mga langit, ang awiting ito mainibig. Minsan pa natin bulay-bulayin mainibig. Na tayo ang dahilan kung bakit iniwan ang ating Ama sa langit na katawang tao ng Jesus Christo. Sina pa rito upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan, mainibig. Hallelujah, hallelujah. We love you so much. There is Jesus, your work to be praised. We magnify you. Show us the reason to live. Sa ating inipig ng mga paghunan dito sa harapan. Ngayong araw na ito, itatanggapin niyo ang regalo na nagmumula sa ating malapanood sa kapaskuhin. Ang inyong kaligtasan. Hallelujah, hallelujah. Urihin ka, mahal na Panginoon, siya'y nakilang habagin, siya'y nakilang pag-ibig sa bawasan. Sino kami upang kami iligtas mo? Hallelujah. Wala siya katiliman, dinama sa kaliwanagan. Hallelujah. Urihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. And we are the reason. Ating pinakamamahal na Panginoon na kanyang dakilang puso na kating masayon. Hallelujah, umaintahin lahat para ka ng kaligtasan at magpalang buhay walang ka. Kaya mga iniibig yung kaligtasan na napakuntan natin. Ito'y atin naman kung ibahayag din sa iwan natin mga kababayan. Huwag lamang tayo makontento at tayo lamang. Mga iniibig ko, yung pag-ibig na bigalap sa atin malapanong. Ibahayag natin yung kaya kadapilaan na meron Diyos na nagpapago, meron Diyos na nagpapagaling. Meron Diyos na nagmamana! Meron Diyos na magbibigay ng buhay na walang gagalaloy! Tayo ang dahilan, we are the reason why you can't destroy the world!
Hallelujah. Purihin ka pala, Panginoon. Wala po kami may ganyan sa iyo. Hindi ko kami pagkakaroon ng pagkakos. Kalapas ang pagkakaroon namin. Pagkasunanan ko naman ang Diyos. Purihin ka ang pananalas. Purihin ka ang pananalas. Sa ating mga iniibig ng mga baguhan, kung kayo pa'y lumuluha sa oras na ito, patunay na lamang na kayo iniibig na lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Tayo ang dahilan kung bakit ang Diyos ay naparin sa mundong ito. At upang hindi po mawalang bahala, mainibig ko yung buhay na pinaglubunan sa bawat sa atin, meron pong apat na susi ng kaligtasan. Tatlo pong gaganapin niyo sa oras na ito. Unang-unay pananampalataya sa nag-isang Diyos sa buhay. Nang pananampalatayang nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalatayang hindi mo pa nakikita, sinampalatayanan mo dyan, nalulugod ang ating mahal na Panginoon. At kung wala kang pananampalataya, kailanman hindi ka kalulugdan ng Diyos. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya sa pampalataya ng isang Diyos na santa kapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Kaya napakahalaga ng pananampalataya, ito po niya magagamit sa nalapit na pagkabalik ng ating pinakamahal na Panginoon. Pangalawa, yung makalit sa pagsisisi. Sabi ng Biblia, lahat ng tayo nagkasala at walang umabot sa kaluwatan ng Diyos. There is none righteous, no, not one. Wala siya mga matwid, wala. So, paano tayo magiging matwid sa kanyang harapan? Kinakailangan na kayo magsisi ng taos puso. Pag nagsisi ka, huwag mo nang babalikan yung dati mong ginagawa. Ang lakad mo nang ngayon pa at tungo na sa ating mahal na Panginoon. At bago mo magawa ang mga bagay na yan, kinakailangan kanapin mo ang pangatong nagrimento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad niya mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, natataglay niyong karamdaman, mabigat ang problema sa ulan ng kasama dulubog sa tubig. Pag ahon mo, naiwan na yun lahat, isa ka ng born again, kisang bagong nilalang ng kana sa harapan ng ating mga Panginoon. Nasabi sa Roma sa 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dating buhay mo makasalanan, iiwan mo na yun, ang lakad mo ngayon ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa iyong pananatili pagkapatuloy, yung pang-apat na agrimento ng kaligtasan, ang Diyos na po magbibigay nito, babaptismohan kayo ng kanyang banal espiritu. Nasabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang espiritu ng Diyos, walang espiritu ni Kristo ni sa kanya. So, paano kayo magkakaroon ng espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan ang inyong pananatili, pagkapatuloy, at laging unawain, sundin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sa orso sa ating inibig ng mga baguhan, pakitas po niyo ng mga dalawang kamay, pakipikitan po niyo ang mga mata, maging sa ating beloved webcast viewers. Sundan niyo po yung aking panalangin na sasabihin, mainibig ko, kasama ang taos puso pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at Tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katuhanan. Isulat mo po
ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangakong maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mahal-mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayong magsisim ang ibig ko at kami po manalangin sa inyo. O po, dakilang mapagpala ng banal sa langit sa mga pangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya sa pangunang dalangin ng taong nilangisan aming minamahal, ginagana, Pastor Evangelista, Will Armeda, and the proper of God. Sa aming mga iniibig ng mga bagunan dito ngayon sa harapan, mag sa aming beloved Wolfgang viewers na tumanggap sa Jesus nito, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na iyong kabanal-banalan dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katuhanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito po ang simulaan ng kanilang marubrup na paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! At iligtas mo rin maging kanilang mga loved ones. Itong aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan as we pray. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Sa apat na elemento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yung sasagaw panapartay at pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong uwi na hindi po magpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakahumala Panginoon. Sapagkat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyong mapatawad ng Diyos inyong kasalanan, ayaw niyong gagaling inyong kalamdaman, ayaw niyong mawala mga problema. Subalit sa pag-uwi niyo mamaya, ganapin niyo yung pangatulog elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig, sa antyak na bagay. Pag-uwi niyo po mamaya, baon-baon niyo ang kapatawaran na gumula sa Diyos, ang kagalingan, kapayapang kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahala Panginoon. At sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos po magbibigay ng apang-apat, babaptismo kayo ng banal espiritu ng ating dagalang Diyos. Ito po, hindi kayang bayaran ng bilang sa dollar, it is a gift from a loving God. Yung po ikalubuluha, kagraming kagalakan, may ibig ko, hindi yung kayang bayaran ng sarap yung may ibig ko. Sa bilang mga anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin ama sa langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, pray for the sick, akin po binibigay po mga taon sa ating blabot at yung preacher Rob Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, Blabber Hill. Hallelujah. Tayo po magkaisang damalangin, maminamahal, para sa lahat ating mga pangailangan. Magsisipo muna tayo. Dakila po namin Diyos na mapagayang sa lahat, pinakamamahal, Panginoon Jesus. Sa pangunang dalangin ng aming beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, you and time prophet, narito kami sa iyong panalapaanan, lubos na nagpapakumbaba at nagsisisi, malamit sa mga kami nasumpungan, sa iyong pagkakasala, pagkukulang sa iyo. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik at magamit mo rin po kami bilang ilaw at sinsalibutan. Mapalapit po namin lahat ng aming mahal sa buhay, lahat ng mga tao na sa lusok po ng kasalanan, maging ilaw kami sa iyong manalapaanan, mala Panginoon, para sa kaligtasan, napakarmikal, haluluwa, mala Panginoon, hallelujah, lubos, may pasasalamat, dakilang pasasalamat, inaalay po namin sa iyo, naggalong ka ng totoo, mga propeta, amin ang mga ginagalang, mala Pastor, beloved mama, beloved children, mala Panginoon, nang alam po ang katotohanan, binigay ang bungbong buhay sa iyo, mala Panginoon, at narito kami, ay mala Panginoon, inaalay na po namin lahat ng pinagpagalan, ng aming mga magulang sa iyo, mala, hallelujah, nasa katotohanan kami, sigurado ng langit at buhay na walang hanggan. Mala Panginoon, salamat po Diyos sa patuloy na kalakasan, mahabang buhay. Amin na mahal kinagal, mala Panginoon. All the beloved children, mala Panginoon, para sa kaligtasan buong mundo, sa magitan ng isang ebanghelyo, mala Panginoon, bago ka magbabalik, mapalapit sa lahat ng taong inirang mo, mala Panginoon, sa iyong panalapanan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mami na mahal, ilayas po natin ating mga sarili. Mami na mahal, isang kamay sa ating ulo, ang kabila, sa parte ng katawan, may karamdaman. At isipin po natin ating kagalang-galang, mga Pastor Evangelist, Willie Straddle, Medan, naglayas po sa atin. At maging sa ating mga loved ones, at sa mga kapatiran, mami na mahal. At i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo. Sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbian, spiritual parts of problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, vanity, being glory, pride, lust, covetousness, this materialism, cast out in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus, the problems are solved right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah.
Puri ka, Malapainoon. Salamat po, Malapainoon, sa katugunan mo po sa lahat ng madalangin. At bilang pasasalamat sa ating Malapainoon, lahat ng ating mga prayer request, tinugunan ng ating Malapainoon, simulang kaparaanan. Mami na mahal, babanggitin po natin ang Hallelujah, praise the Lord. Ito po ay a million times sa pagpupuri sa ating Malapainoon. Napaka makapangyari ang mga salita. Banggitin po natin yan ng tatlong beses. Mami na mahal, sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. And we love you so much, dear Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Purihin ang ating Malapainoon. God bless you po, minamahal. Praise the Lord.